morning guys! Panibagong araw, panibagong sabak na naman. Ito ako, gising na naman. Tapos magtutupi tayo ng mga ating igahan upang malinis ang ating kwarto. Alright! Ayan, ilamos na dahil naligo na ako kagabi. Tsaka malamig ang tubig at ang klima ngayon. Wash. Tamang punas lang. Tapos yan, toothbrush na tayo. Medyo pogi at fresh tayo pagpasok. Yan ang problema dito sa New Zealand. Walang bidet kahit saan, CR. Magpapalagay ka ng bidet, kailangan pumunta muna sa council na tumingi ng permit. Alang at magbabayad ka pa nun. Hindi ko lang alam kung magkano, pero malaki-laki yung gagastusin kapag nagpalagay ka ng bilay. Bili na lang ng timba at sumaklo ng tubig. Tapos na ako mag-alamos. Ngayon, transformation ng BS. Alright, ang bilis ha. Model pa gusto. Alright, ngayon pala tayo sa kusina upang mag-almusal. So yun ngayon mga kasama ko, yan, shoutout sa inyo. Kanin, ilog pa sa gitna. Kanin, iba sa baunan. Alright, magpapayin muna para hindi mawalan ng energy kasi sasabak na naman sa trabaho. Okay, kain na nakain. Ang baunan pala nasa harapan, sa akin din yan. Yan ang babaunan ko dahil nakaprepare na yan. Kagabi pa. Yeah, kain lang. Kailangan natin yan dito dahil ang ating trabaho ay hindi biro. Bakbakan sa kumpanya. Right? Hindi lang, kain lang ang kain. Na mabusog. So yun guys, umayos pala kami, madaling araw. 6:30 gab, parang madaling araw pa dito. Nagsasunrise dito mga alas 7:30. Ganun. Dahil umani yung araw dito, matagal umangat. Ayan, tapos na ako kumain. Hindi naman nagugas naman tayo. Alright, kailangan talaga masipag ha. Kasi nalilate na yung driver namin. Kailangan malinis muna bago baka mag-alat ng may-ari. Baka tayo din nagpatuloy at palayas na tayo ng lubusan. Okay nga, ugas-ugas. Alam nyo guys, maraming Pilipino o mga kababayan na gusto pumunta ng New Zealand. So ito yung payo ko sa inyo. Talagang may pangarap kayo sa buhay, huwag kayong titigil. Kailangan sipagin nyo pa at laging kayong magtiwala sa taas dahil siya lamang magbibigay sa atin ng pagpapala at biyaya. Kaya dapat tuloy lang, trust the process. Huwag magmadali, tarating din tayo dyan. Alright? Sige, magugas muna ako. Ugas. Nag-hype pa si driver. Shout out sa akin driver. Nalarating pang isa yan, tingnan mo. May isang tropa ko dyan. Yan pala, ang mga kasama ko sina Arthur at Howard. Shout out sa inyo mga pre. Ayan na. May taga-punas na. Alright. Medyo matagal-tagal yan dahil siyempre kumain kami. Ito na nga, nasa labas na. Dahil ako lang pala hinihintay. Dahil maulan din ngayon panahon. Kailangan magpapakabasa ng buhok dahil baka tayo natin, mahirap na. Alam, malayo tayo sa ating pamilya. Alright guys, papunta na kami sa trabaho ngayon. Yan, ang pay namin, no? Umuulan pa dyan. So yun nga, nakarating na kami sa aming 33rd trabahuhan.
good news pa. Meron pang pa-sausage ang kumpanya. Ang libre, oh. Kita nyo naman, no? May sibuyas pa, toto. Alright. Okay, pass na tayo. Unang pinto. Wow. Sa sobang sayo ng mga punggol, oh. May sausage niya, ha? May pang-smoke na. Ngayon, guys, kailangan din natin i-follow ang lakad kung saan tayo lalakad. Kasi, magdan dyan sa kumpanya, maraming dumadaan na sasakyan. Kaya dapat sundin yung kung anong nakalagay sa daan. Ayun nga, kumukuha namin ng uniform, eh. Okay, pupunta namin locker. Yan pa yung locker namin. Kala nyo, konti lang kami, ah. Marami din kami dyan. Nasa 200 din kami. Ayun nga, mag-base muna ako. Nahirapan pa nga ako mag-base dyan, tinan mo. Hindi matanggal-tanggal. Nagkamali ako. Ayan, natanggal na din. Siyempre, mag-base tayo. Dapat hindi kita ang katawan para makita yung abs. Yung abs tackle. Okay, guys. Mag-base na. Alright. Kailangan pala sa trabaho dito. Dapat nakaka-complete PPE. Dahil, pag hindi, sisitayin ka ng visor mo. Minus points yun. Baka di ka ma-absorb. Kaya laging kumpleto yun, mga pre. Okay nga, papunta na kami. Or papunta na ako sa aking station. Dahil si Howard, naghiwalay kami dahil dun siya sa slaughter board. Ako naman, dito ako sa spoiled goods department. Yan nga pala yung smoke room namin. Kasi kami kumakain at nagko-coffee break. So, tuturo ko kayo hanggang dito lang. Aming department. Okay nga guys, kung tapos ang trabaho nag-lunch na kami. So, kakain na naman si Punggol. Alam ko pala dyan broccoli, beef broccoli. So, malayin muna. Then, kain na. Guys, ayun, marami kami dyan. Pero mga nasa table na yan. Mga kasama dyan, mga Pinoy din. Siyempre, ngayon naman talaga ang mga Pinoy, pag nagkita-kita, magkakasama-sama na din sa isang mesa. Diba? Yan, mga Pinoy. Shoutout sa mga kasama ko sa work. Ah guys, kung gusto talaga makapunta dito, lagayin nyo lang talaga. Para matupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay, lalo na sa pamilya mo. Yeah, kain lang, kain. Umuboksi pa yung anuan. Umuboksi pa yung PC Punggol. Alright. Sige lang, kain lang kang kain. Kaya pala guys, kamilang mga Pinoy ang nagkakain. Wala pa ako nakitang mga taga New Zealand talaga nagkakain. Ayaw nila yung kain. Ayaw naman siguro mga ilan-ilan mga lokal. Pero siyempre madalang lang yun. Diba? Ganun na ako para sa akin. Di pa ako nakaanap. Guys, tapos na ang kumain. Tapos after niyan, pasok na dahil 30 minutes lang ang lunch break namin. Hindi uso dito ang 1 hour. 30 minutes lang. Sa Pinas lang may 1 hour. Yan, pasok na ako ulit. Break na lang mamaya. So yun guys, nakatapos na ng trabaho. Buo na naman ang araw. Pagod na naman ang araw. Pero at least, nakayanan ang trabaho kahit bakbakan. Yan nga pala yung parking at mga pwede rin kumain dyan kung gusto nyo. May mga mesa din dyan. Okay nga, pauwi na. Ayan, nalabas na ako ng gate. At makikisabay muna ako dahil yung kasama ko, mamaya pa siya uuwi. Tapos babay ako sa mga kapwa pilay ko rin dyan. So, shoutout sa yung dalawa, Adrian and Mix. Okay nga guys, yan na, dinrap nila ako. Ako lalakad na lang ko.
guys. Nandito na lang. Dahil buong araw naman na pagod. Pero masaya at enjoy. So, salamat sa mga nanonood. At please subscribe and like and share my video. Bye!